So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So, ang tanong po natin ngayon, ilang beses po ba tayo dapat magpakain ng ating mga alagang manok? So, kayo, ilang beses po ba kayo nagpapakain ninyong mga alagang manok? So, hindi ko na po sasagutin yan. Kayo na po ang sumagot. So, sa lahat po na sumagot sa last time nating tanong, tungkol sa Rhode Island at saka sa Shamu, so maraming salamat po. So, ngayon po, bibigyan ko po kayo ng kaunting idea. So, unang-una po, may nakikita po kayo ditong, ayan, inahin. So, eto pong inahin natin, pakita po natin ng kaunti. Ayan. Eto, ayan. So, anong inahin po ba ito? Eto po ay Shamu. Ayan. Eto po, ang bloodline po nito ay Jutako. So, hindi na po tayo lalayo sa ating sample. Sa ganito pong klase ng inahin o Shamu po natin na inahin, ilang beses po ba natin pinapakain? So, ang sagot po natin dyan sa atin, dalawang beses. Gawa ng iba-ibang edad po, iba-ibang pamamaraan ng pagpapakain, iba-iba rin ang bilang ng kanilang pakain. So, dito po sa mga inahin natin na Shamu, ay dalawang beses lang po. Isa sa umaga, isa sa hapon. Kung magpapaisnack naman po tayo, mga dahon-dahon na lamang, o yun po mga prutas-prutas. Bakit hindi po natin kailangan bundatin o yung pong, kung nababoy pa po eh, laging busog. Gusto natin laging busog. Sa manok po kasi ng mga inahin, hindi po maganda o kaaya-aya na atin pong lagi binubundat o patatabain. So nasasabi ko mga po last time, magandang pakain, magandang vitamins, maganda ang pagbibigay niya ng itlog. So lahat po ng sobra nakakasama. So gawa po ng pagsobra ang taba ng manok ay masama po yan sa kanyang pag-iitlog. Minsan hindi po sila nangingitlog sa sobrang taba po ng kanilang pangangatawan o yung pong ubis na sila. So sa ganito pong mga inahin, dalawang beses lang po, umaga at sa hapon. So magpapakita pa tayo ng isa. Dito naman po tayo sa ating mga okay bayong. So eto naman po, papakita po natin ang ating isang bayong stag po natin na 6 months old. Ayan. Oh, kita po natin. Ayan ang mukha. So ayan. Balahibo. Eto po ay Gohan. So Gohan po, kapatid po ito nung pinakita natin last time. Kahapon. So eto po, 6 months old. So ilang beses din po pinapakain ng mga stag. So sa atin din po, ganito pong edad, dalawang beses pa rin po kasabayan po ng ating mga inahin. So, maganda po rin bang pakainin natin ng bundat ito, wantusawa ang ating mga ano? Pwede naman po natin po itong bundatin kung gusto po nating lumaki agad ang pangangatawan ng ating mga alagang manok. Pero wag rin po nating sobrahan ng ating mga tandang. Gawa po ng mabigat po kasi sila. Mahihirapan na po silang bumaba o kumasta mag-breed sa kanilang mga ihin. Gawa po ng mabigat sila at saka malalaki na. So dalawang beses rin po tayo nagpapakain. So nasabi ko nga po pala kanina na depende po yun sa edad. Gawa po ng sa sisiw po kasi ang pakain natin hindi po natin yan binibilang. So bakit po? Pag umaga po nilalagyan po natin yan ng pakain sa kanilang lagayan. Pagkaubos po sa hapon, lalagyan po natin yan ng pakain. So, ibig sabihin po sila, 1-2-sawa po, basta edad po na day old, 2-month old, ay 1-2-sawa po natin yang pinapakain. So, ibig sabihin, walang bilang po sa kanila, depende po yan sa edad. So, ang pakain po natin sa mga sisiw, isahan lamang po buong araw niyang kakainin, pagkaubos lalagyan natin kasama po ang kanyang tubig. So, pagkaraan po ng mga month old to 2 months old, dalawang beses na lang po natin yang pinapakain. Gawa po ng hindi po kaya-aya para po sa ating mga bulsa. Gawa po, pakakainin po natin yang umaga, tanghali, hapon. Medyo mabubutas po ang bulsa natin sa atin pong pakain sa ating mga alagang manok. So, sa iba-ibang klase po ng manok, kung dito naman po tayo sa mga tinatawag po natin mga layer, ay yan po ay ang mga pakain po niyan ay hindi po umaga, tanghali, hapon. So, ang iba po, minemaintain po nila ang pakain sa lagayan nang magmaintain po sila ng pag-itlog. Gawa po ng wala pong inilalagay na tandang yan para magpag-itlog. Gawa po, ang pinapaitlog po nila
ayun pong pakain na sila, bale, para mag-itlog po ang kanilang mga alagang manok. So, ang sagot ko po, kung ilang beses tayo nagpapakain, depende po sa edad, at saka, depende po sa klase ng manok. So, sana po, nakatulong po sa inyo yan, at once again, magandang umaga, happy farming!